Mga kaibigan, ating pong makakasama ngayon sa ating ronda kwentuhan at balitaan ang City Councilor ng Caloocan City, si Ma'am Karina Te. Kayo po ay tatakbong Vice Mayor dito po sa Caloocan. Ano po yung mga programa na dapat pang maitutulong dito sa City of Caloocan? Kami po sa Team Action at Malasakit, syempre nais po namin tutukan yung ating recovery program mula po sa pandemya. Ang gusto po kasi natin ay makaahon mula sa pandemya at makaabante tungo sa magandang kinabukasan. So ang aming pong mayor, si Mayor Along Malapitan, siya po tututukan po niya ang kabuhayan at para pasiglahin po ang ekonomiya. Ako naman po, ang advokasya ko ay ang kalusugan at edukasyon. Dahil po sa naranasan natin sa pandemya, nakita natin kung gaano kahalaga na mayroon po tayong public health services up to the community level. Sa Caloocan kasi malalaki po ang barangay natin, lalo na po sa District 1 at District 3. So kailangan talaga hanggang sa community level ay maipaabot natin yung programang pangkalusugan natin. And then, syempre sa ngayong pandemic, kailangan din kasi ng assistance ng sektor ng edukasyon. Ang mga guro, pati na rin po ang mag-aaral. So, kailangan suriin natin paano natin sila mabibigyan ng assistance ngayong panahon ng pandemic para matiyak natin na meron pa rin kalidad na edukasyon, may pandemya man o wala. Sa akin nga po, kung magtutuloy-tuloy ang pandemic, kung tatagal pa ito hanggang 2 o 3 taon, dapat talaga pag-aralan paano natin mabibigyan ng internet or gadget assistance ang teachers, pati ang students. And then, kung kailangan naman po mag face-to-face classes sa gitna ng pandemic, kailangan tiyakin natin ang kaligtasan at kalusugan ng principal, teachers, non-working staff, non-teaching staff, pati na rin po ng mga estudyante. So, yun po yung tinututukan po natin ngayon. Ano po yung committee na hawak po ninyo ngayon? Sa ngayon po, Committee on Women and Family po. Sinusulong po natin ang mga ordinansa at resolusyon para sa kababaihan at kanyang pamilya, kasama na po ang mga solo parent. So, kamakailan, nakapag-akda po tayo at ito ay pumasa na rin po sa konseho yung ating ordinansa na magbibigay ng karagdagang benepisyo para sa ating mga solo parents. So magkakaroon po sila ng discount sa mga gamot kasama na po ang multivitamins at food supplements, pati po discount na rin sa mga basic commodities sa mga groceries basta mayroon po silang updated solo parent ID. So pasado na po yan sa konseho, kasalukuyan na lang po ginagawa ng implementing rules and regulations para ma-enjoy na po ng mga solo parent yung kanilang beneficyo. In this pandemic situation, ma'am, ano yung pinakamalaking challenge po sa part po ninyo? Siyempre, mas ano po, yung mobility ba natin, mas nabawasan. Kasi unlike before, diba, parang malugod kang tatanggapin talaga ng taong bayan, anumang oras ka pumunta. Sabi ko nga, laki ng pinagbago ngayong panahon ng pandemic. Ngayon, mailap. Yes po, dati, pag nakita nilang nag-alcohol yung politiko or yung leader na, sabi, ay, Marte. Diba? Ngayon, paparating ka pa lang, sila na yung may hawak ng alcohol. O makikita mo, habang kausap mo sila, sila mismo nagsispray ng alcohol sa mga kamay nila, ganyan. Tapos dati kasi, kapag ka bibisitahin mo ang isang lugar, kahit gano'ng karaming tao, okay lang eh, diba? Welcome. O kumbaga, welcome lahat na makausap mo sila, makapagbigay ka ng tulong. Ngayon, paunti-unti lang, per batch lang talaga. Kasi kailangan tiyakin natin na bagamat nagbibigay tayo ng tulong sa taong bayan, sumusunod pa rin tayo sa mga health and safety protocols. So kung dati-dati sa isang pagbisita mo sa lugar, kaya mong maka 100 to 200 na tao na nakakausap, nakakaharap. Ngayon, 30, 50, depende rin po kasi talaga sa laki ng lugar. So, yun naman. Pero, talagang kailangan tiyakin mo yung kaligtasan at kalusugan ng tao. Kaya kahit na paunti-unti lang yung nakakaharap mo, okay lang naman. Basta as long as maparamdam mo yung iyong presensya sa kanila at saka yung pagmamalasakit mo sa taong.
Ma'am, maliban po dun sa nabanggit ng mga programa po ninyo na Action at Malasakit, yes, ano pa po yung mga inaasahan pa? Matagal ko na pong programa yung pagtulong sa mga may problema sa birth certificate, gaya po ng late registration, wrong spelling ng pangalan, nagkamali sa birthday at gender. So, nagtataka po siguro yung iba, bakit yun ang aking programa. Mapapansin po kasi natin, pag may problema tayo sa birth certificate natin, nababawasan yung ating oportunidad sa buhay. Diba, hindi ka makapag-enroll, hindi ka makagraduate, hindi ka maka-apply ng trabaho. So, sa simpleng pagtulong natin sa mga sa kanilang birth certificate ay ma-overcome nila yung oportunidad na mawawala dapat sa kanila. Sa three terms yung paglilingkod dito sa Caloocan, based sa mga nakarang administrasyon and based on your observation, this present administration, malaki na po ba ang pinagbago ng Caloocan? Yes, actually, ako po ay bahagi ng administrasyong malapitan since 2013 hanggang sa ngayon. At nakita ko po talaga ang magandang pagbabago sa lungsod ng Caloocan sa pangunguna ni Mayor Oca Malapitan. Ako po ay lumaki sa North Caloocan at makwento ko lang. Kasi pag sinabi mo kasi North Caloocan, parang layong-layo yung mga tao. Mas malayo ka pa sa far view, di ba? So, parang pag may manliligaw ka, nagdadalawang isip sila kung ihahatid ka nila doon kasi madilim, ganyan. Tapos dati kasi parang pag sinabing papunta ka ng Caloocan, nakakatakot, notorious, di ba? Pero sa panahon ng mga Malapitan, nakita mo na lumiwanag yung mga main roads, nagkaroon ng mga magagandang infrastructures, umunlad, gumanda yung reputasyon ng lungsod ng Caloocan sa Metro Manila. At marami naman po talagang pagbabago, lalo na po sa amin sa lugar natin, sa North Caloocan. So proud ako na mapabilang sa administrasyon natin. So marami nang nag-invest na rin dito sa Caloocan? Yes po, dumami po yung mga nagne-negosyo. Dati nga sa amin, bukid area talaga po ang tawag sa North Caloocan. Pero ngayon, di mo na siya matatawag na bukid area kasi marami na pong mga business establishments. So, yun po. Ibig sabihin, maraming nagtiwala sa lungsod ng Caloocan. Dahil nakita naman nila nag-improve na rin yung peace and order. Diba, nagkaroon ng mabuting pamamahala. So, okay ma'am, thank you so much po. Thank you po.